Once again, this is Danny's Vlog. Meron akong share sa inyo guys ngayon itong Elder Dowsing na 1.8 ang size. Itong 1.8 na size guys is madali lang ito bilhin o hanapin lalo sa mga hardware. So, ito ay ginamit ko sa site guys. Pakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. At itong ating Elder Dowsing na dismantle type guys, no, sa version 2 na dismantle type 1.8 size. Meron para hindi siya mahirap dismantle siya. Hindi siya mahirap talhin. Para parang stick lang siya, pwede mo siya lagay lang ganyan lang siya. So, yung ating mga Elder Dowsing, iba yung mga nakatayo dito. Ganyan, pinapasok. Ito siya, direct lang. Madali lang siyang kopyahin, no. Yan siya. Subukan ko tanggalin, pakita ko sa inyo, no. Itong isa. Kanya no. Ay. So mas maganda kasi ito. Malakas mag pick up yung bronze na manipis no. Yan siya. Kung pwede naman, kung ipasok mo siya na walang thread, kaya ito walang thread, pwede siya pasok. Oh. Oh, pwede din siya walang thread, ihigpitan mo lang itong parang thread niya para hindi siya ma-loose. So, yan siya. At yung mga gamit natin, mabibili lang ito lahat sa Lazada at sa Shopee online. Ang mga ganitong mga gadget, yung may mga solenoid, kasi parang tips ko sa inyo mga katis. No? May mga panahon talaga hindi siya gumagana mga katis, lalo na pag basa ang ground, maulan. At lalo na pag malaki ang buwan, di talaga siya gumagana. Mahina ang detection niya. At pag malamig din ang panahon, pero kahit gabi, basta mainit lang ang temperature, is makakadetect siya niya yung aura ng gold, yung init. So, halimbawa, umulan ng bagong ulan, hindi siya magamit mga katis na mag-detect. Pero pag matagal na nasok na ng water ang ground, is mahina na siya mag-detect. Kasi di nakakalabas ang aura ng gold. So, yan lang ang tips niya para di kayo magtaga bakit dili gumagana. Bakit dili man siya magana, boss Danny, di man siya magana, nakang nag-climb yung chemo. So, pag mag-try mong himo, ang purpose sa mga ito ganito is pang gold bars to, mga big deposit na mga tinatago ng mga hapon. Hindi ito pang jewelry lang, kunti lang ang mga gold content niya, no? So, kung gold bars ang ano haanapin natin, what I aasa, na minsan naman hindi siya makakalitik dito kasi maliit lang, labo na pagbaguhan ka pa. Kaya mga baguhan pa, hindi na basta sa liyo ka na ni mga rad. Kasi parang antenna din ito, no? Na na-adapt sa energy mo. So, in short, ang kanyang mga gold detector na homemade, na made of magnetic wire o rad, is ang need niya is ang atong energy. Meron tayong human energy o self energy. Kahit ganito lang siya, nagre-receive ito ng frequency kahit walang solenoid. Pwede naman na ang gamitin mo ay magnetic wire dito, mga katits. Dito. Budbud mo dyan. Yung budbud sa amin ay gawa ka ng torn. No? Torns or loops. Yung loops kasi paulit-ulit na ikot, no? Loops. So, ang best na ginagamit ko sa na-experiment ko ay itong number 24 na magnetic wire. The best ito. Malakas ang ano niya, pick up sa frequency kaysa maliliit at sobrang laki naman. So itong ginagamit ko halos kadalasan ng aking mga gadget. Pero mas maganda itong foil, no? Itong foil sheet. Yung manipis, maganda ito. Dito masyado nagdidetect ng mga minerals. Itry ko kumaya, hindi ko kasi ito na-try sa mga minerals. Lalo na ba mga highly minerals. So, share ko lang sa inyo ito. Baka pili niyo magaya, hindi na kayo bibili. So, makakatipid kayo mga katiits. So, sa lahat ko, ginagawa ko nga, talagang gumagana yun, lahat yun. Kaso lang, hindi lang yun na timing sa mga panahon na
malakas ang aura. So pag mag-test kayo, lalo na sa site, pwede naman sa bahay, huwag sa gabi. Subukan yung itry na din siya sa site, sa actual site. At pag mainit ang panahon, yung magandang panahon, hindi umulan, at hindi naman masyado malaki ang buwan. Kasi ang buwan kasi, pag nandito sa atin, lumalabas sa atin sa Pilipinas, malakas ang radiation ng buwan, mga kapis, na humihigop ng mga frequency. Hindi natin siya nakukuha yung frequency dahil inaano ng buwan, no? Hinihigop siya, inamagnet yung mga ions. So yun na, hindi siya nakaka-pick up, hindi siya gumagana. Pero itong klaseng air dowsing, kahit malamig at malaki ang buwan, minsan naman gumagana siya, minsan naman hindi. Pero most of the time, gumagana siya, wala siyang pinipilit na panahon, mainit man o malamig. Pero may time talaga na hindi siya gumagana. Hindi naman, mostly yun, hindi naman siya palagi. So yan, mga katis, no? Pakita ko na sa inyo yung mga video na nag-explore kami, mga katis, gamit ko na itong aking bagong ginawa na version, maliit na rat, no? 1/8 lang ang size niya, so madali siyang gawin. Light, mahagkap lang siya, at handy naman siya pag ganito ang gawin mo. Handy siya, very handy, kasi natatanggal nga, na-dismantle siya. Subo, pero ito ang sabi ko sa inyo, subukan ko mag-fix sa ating decoy na quartz. Ito ang mineral, meron akong quartz decoy, you know? Ito quartz, no? Makita niya siya, tindak-tindak siya, quartz. Ito, yan ang quartz, mga katis, malakas yan. At ito naman ay gawa ng Japanese, ng Hapon, cemento niya, ng Hapon, na may chemical. At paglagyan mo ito ng muriatic acid, bubula siya, dahil may chemical siya. So, nakuha ito sa 45 feet, no? So, ito sinasadya talaga na gawin ng Japanese para hindi matuntun yung nilagyan ng mga load nila. So, meron akong muriatic acid, no? Itry ko lang dito. Ito ay marami itong nakapaloob dito ng mga mineral. Hindi lang isa, no? Kasi yung mga Japanese, mahilig yun magmimina, no? Umuhukay sa lupa, kuha ng mga copper, kinukuha lang yung carbon, at number one, yung gold content. Yung gold substance ay kinukuha lang. Yan ang sinasadya nila. So, subukan ko siyang patakan ng muriatic acid. Malalaman mo siya na may halo siyang simento kaya magre-react siya. O meron siyang limestone, no? Parang yung nilalagay ng mga simento, limestone yun, halo yun, eh. Subukan natin, mga katis, ha? Yan, oh. Lakas ang ano niya, oh. So, ito ay may halong cement, no? Ito nga, pinaporma nilang parang bato. Pero maraming mineral ito nakapaloob. So, ito katumbas ng mga gold na pinahanap natin. So, pag wala tayong pangantay dyan, hihirapan tayo. Ito din, bumula din ito kasi may halo siyang lime, no? Try natin. Oh, lakas ang bula niya, no? Oh. Oh, magsubok tayo ng pang natural na meron ako dito, nakukuha ko sa sapa. Ito sa sapa, to malakas din ang malakas ito ma-detect, no, sa mga gadget na homemade. Kung nakasa sapa, ito ang number one na kalaban mo, no, na pwede kang ma-decoy dito. Kung ang imong gadget, no, wala pang antayan, eh. Mostly natatagpuan ko ito sa sapa. Sa maliit na sapa, ito is ginagaya ng mga Japanese, no. Pinukuha nila, inilibing nila, pinukuha sila ng ganito, tapos ilagay nila sa malapit sa kanilang load talaga, na distansya ng mga 10 feet, ganun. So, para madikoy tayo, mga tis, dito mapokus ang ating mind, no? Pero, subukan ko siya, ito ay natural. Natural ito, sa tapalagay ko lang. Kung hindi siya bubula, natural at wala siyang halong lime. Bukan natin. O. Yan, o. Pag natural, hindi talaga siya bubula, o. O. Hindi siya bubula, mga tis, no? Iba-iba itong klase ng mga minas, no? Iba-iba siyang klase. So, dapat lahat itong klase, marami akong ito, no? Mga 137 pa, hindi pa nalagdagan. Meron kong naditik na dun sa aming in-explore, pero nadidetect yun dahil nagdala ako ng gadget doon na yung ginawa ko nung una sa DIY. Pero wala yun na, ano, walang load na anti-decoy. Ito siya, mga katis, no. Dinala ko ito sa pag-explore namin sa doon sa bukit na binisita namin. Meron kaming kasama, kaibigan na gusto magpa-check sa kanilang area. So ginagamit ko ito, talagang nadidecoy siya, no. So meron itong coil dito nakalagay. Tinanggal ko lang kasi balak ko lagyan ng siyang anti-decoy, pang-antay dito sa loob, dito sa pinakadulo. So lalagyan ko ito kasi nadidecoy nga siya, kasi wala siyang pang-anti-decoy. Lakas din sa mga kids, makita nyo mamaya, no? Meron akong mga video dito. Kaya akong video dito, mga kids, no, sa aking mag-explore, pero batiin ko lang, pwede siya dumataas ang ating vlog. Kasi pag mataas, ano, matagal siyang i-upload. No? Kahit itry ko dito, para masubukan din, makita nyo na, talaga makakadito siya ng decoy. So, yun yung mga kids, ha? Ilagay ko siya sa horizontal. Kasi wala itong anti-decoy, so, kasi ditong naman di-decoy siya. Yan, no? Ang oras na yun, gabi ngayon, mga katis, no? Pero maikat pa yun siya, oh. Kahit gabi, pero mainit ang klima ngayon. So, dito ako sa isa. Dito sa isa. Para di siya mababangga sa camera ko, ganyan. Ang lagay nila, ang arrangement. Oh. Nandidikoy siya. Oh. So, kung sa gold naman siya, iikot naman siya sa gold. Gold. Ikot din siya sa gold, no? So, nadadaya ito, mga katis, no? Pero pag may gold naman, no, hindi naman siya iikot sa decoy natin. Kung ikot pa siya. So, iikot pa rin siya, mga katis. So, importante may antay, pang-antay tayo.
Punong siya. So, pag sobrang lapit naman, dito naman siya sa gold. Oo. Pero natutrouble siya dahil sa maraming diko sa paligid niya. Pero pag makasintro naman siya, iikot naman siya. So, ganyan, no? Yan siya, no? So, pwede tayo maglagay ng anpang anti-diko dito. Parang tube din. Yung tube ng, ano, injection plug. Ito, lagay sa loob. Dyan siya, ang atis, no? Yan siya, o. So, kahit ganun lang, o, mga ganun lang kahaba, no? Dyan lang. Tutulin mo dyan, lagyan ng tatlo. So, lahat ng mga bato na madidetect niya, kung gagawa kayo dito, powderin nyo at ilagay dito. Halimbawa, basta, sobra, kahit kaano karami, ilagay dito, pino-pino. Kasi isang dukot lang, lagay dito. So, tatlo dyan, lagyan ng tatlo. So, safe na kayo sa dito niya, na ma-encounter nyo sa lugar nyo, mga ka-TH. So, yan siya. Ito, subukan natin kung makakadetect siya ng decoy. Para malaman natin na mag-extract dyan siya. Ayan. Meron siyang distansya. Itong gold, dito. Makikita nyo, dyan siya. Ayan. Dito naman ang gold. Okay. Ayan, sabi mo na, ayan. Sabi. Okay. Sabi natin, oh. Dito tayo umpisa, sa gilid, nasa right side. Dito ko sa right side yung TH, ha. Na din, ha. Idag natin siyang dahan-dahan. Okay. Dito siya sa gold, oh. Dito sa gold, mga ka-TH. Pag dito naman sa, ano, decoy. So, hindi siya, oh. Isa nag-dito sa decoy, mga ka-TH, oh. Sa tatlo. Tingnan natin. Wala siya, oh. So, maganda yung ano nga tiis, no? Ito naman ay direct sa hano, naka-ground sa hano. So, iba talaga itong dowsing type. Wala itong wire. So, hindi siya mag-detect sa decoy, oh. Oh, hindi siya, oh. Pero pag sa gold, detect talaga siya, oh. Oh. So, ilagay natin itong gold dito. Lipat. Para makita natin. Kasi yung camera yung naka-slant dito. Hindi nyo makita masin to. So, yan, oh. Bukal ko ito, ha. Teka lang, ha. So, ito dinala ko sa site, mga katiis. Sa actual, sa field. Pumunta kami kahapon, mga katiis. Okay. Maganda siya, oh. Pag sa gold naman, oh. Eh, tigpitan mo pag ano, hawak ko, talagang mag-e-exe sa gold. At pag malagpasan mo siya, oh, ayan na niya. So, ito ay nakaka-pick up ito ng gold substance, mga katiis, sa layo na mga 100 meters. At kung sa ilalim naman, kaya rin mag-dito ng mga 100 feet. Dahil siya, mga katiis, hindi siya masyado na nadidikoy itong ating gawa na fuel. Maganda ito. So, yun, mga katiis, makikita nyo susunod yung mga video natin. Salamat sa patuloy nyo pala, mga katiis. At ito yung tandaan nyo, mga katiis, na kung di pa kayo nakaka-hits, no, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pumunta kayo sa mga site na mababa lang, gaya ng sasapa, no? Maliit lang mga item dyan. At huwag tayong mangarap ng sobrang laki ng item at sobrang ganda ng mga markers. Hindi natin kaya yan kasi nakabaon niya ng malalim. Prepared deposit ang tawag dyan. So, doon lang tayo sa mga maliit mga katis, no? Yung mga rust deposit para makadali tayo ng madalian. So, tuloy lang sa panood mga katis, no? Sa ating mga videos. At patuloy na kayong masumuporta sa ating vlog at para tayo makapagpatuloy din sa ating pagbablog mga katis. At gagawa tayo ng mga homemade detector. At hindi na pa tayong mga bago pang lalabas ng mga homemade detector na kayang gayahin. At legit naman mga katiis. So good luck lang sa inyo lahat mga katiis, no? At shout out sa lahat ng mga viewers at subscribers. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe mga viewers, subscribe na kayo at pwede nyo i-share sa iba. No? Sa unahan gamay ani. May mga bato dito nga po. May iba pa dito. Adaya ko pala. Mantay dito rin. Palasan na. Dali palasan na rin. Meron. Ano palasan dito? Uway ba? Uway nga ano to makon. Uway ba? Bukwaan na nila. May dako lang yung uway dito sa mga nasa kalakot. Mga tumigabot na dito. Dito siya sa gawas. Wala pa dali. Basta sa unahan. Zero dali, oh. Eh, ano si tibis pa? Mapagutom mo, eh. Uy, bunga na nga. Basta yung ani, di ko ginagutom. Ha? Alipong sita? Basta yung ani, di ko ginagutom. Ah, kanila di butang ang inaw. Ho? Tama, oh. Kaya ito, abin niyo, kung ako yung anti-decoy, decoy ni. Asa ka na? Hmm, mineral ni. Yan sa kama na. Puditik na. Puditik na, kali ako kan dili na yung mga lod. Inadi. Amo na yung muditik dahi? Hmm, muditik na yan. Decoy na. Dagkan ka na dito. Muna, mga decoy na. Mga dagko kayo. Hmm. Okay guys. Ano mi guys, nag-explore mi karon. Medyo ano, lang lang gawin tubig guys, no. So, pwede ka mabasa dali guys, pwede po dali. Basta mo. Dilang ka, dilang ka magtalong lang. Yan guys. Ano yung bato na ito, lo?
titik sa tagis kay mga na iti may lang may magbabuy eto yata dahi go. Alisa kita tawit lang. Natin espatan, dere. Hmm, ito nga normal di ba nga nila? Bilog-bilog kani sa mga kuritib-kuritib. May pagka kumuplas mo gunis lang maghimo. May ganis lang mga ano. Engineering brigade nila. May ganis lang mga pattern sa kumuplas nila. Ano akong gidala kayo? Hindi naman sa matitikog mga dikoy. Special tools na yung klase. Pag mulitik na siya, 99% Steve. Hindi ka pagin siya, oh. Gagmay yung item sa basta sapa. Ah, sapa, gagmay. Oo. So, yan. Pandara. Buwan dali kang dako gamay. Ah, gamay ra kayo. Gamay ra gano. May lighting. So, laro kundi. So, kata sa squad sa item. Yan, yan. Sa kutong ulasa ka no. Abante rin. So, yan. Yeah, sa start niya. Kani. Sa kadangaw. Karon matyada ni so manmid din klaro manmid ni heart gid sa formao now heart sa formao now heart sa manmid asa ato sang i-check ang palibot de ah, bago ta matos anahan confirm sa nato sa ah. Ay, ligo lang yung kadilig sa kalating ko. Ay, kurong-kurong pa ba? Ah, natural. Ah, saan ito? Muni, tanji. Basta matandog. Dili ka siya. Pero, may pagka-aro siya. Aro doon. May pagka-aro siya. So, secondary. Kanya ay katulo. Heart to. Katulo. Tagbuo. Pero, gidipensahan siya, dari. Para dili siya mawala. Muni, katulo. Nani, ikaw pat sa babaw. Na-assure mo kung nalas sa'yo kung nga ba to. Ah, nyara ikaw pa to. Nara o. Pa to. Tapos, oh, angkor. Yan. Kumpisian eh. Dito gil dito. Okay, kani. Ito dito niya. Kasibli na anis sa lod. Oh. So, atong sakdo na ka. Muna yung mga kuwan basa di mamalhan. Tada. Sus, klaro kay Ingrid. Sus. Kalima oh, no? Ingrid oh. Hmm? Tawag na ako tawa. Oh, di ba araw? Oh, na, ha? Huh? Oh, Ingrid oh. Igo, sentro. Gahin na ba? Oh, bangga siya oh. Lakman siya. Lakman. Oh. Oh, no? Lapos oh. So, target kayo. Oh. Target. Muna yung mga short gaya kan siya. Heart gaya siya. Ito bang pulundia. So, lima. Kani, namin positive kayo. Karon. Tanaw na to. Kasi makaya. Kani, kani nga yung area. Bisag mga 30, 30 feet. Kung kuan. Okay, kay tago man. Pero mas gwapo itong mabawara, bay? Hindi, yung puno. Hmm. Dilang sara na ito, kay tubigan man. Pero di mo malag tubig. Kaya kung wak ka kadrag water pump, ani. Di mo malag tubig. Maglisod ka kalot, eh. Ayun na.
Katong pip, tanang ka. 30. 18. So, karo ka ayo. Karo ka so, aro. Target dari. So, itong adjet na pang magbaw lang. 18 feet maximum. Try natin kung, kaya. 18 maximum man eh. Oke, lawan. Lawan. Lompat, lompat susu. Main tikapin. Main tikapin. Terus. Kaya post. Post tikapin. Lompat kan ni. Kaya res lom. Ngatung gaji pen siya. Sukat maksimum 18 feet. Lom. Kaya. Gero mga 30-35. Itong item ni is ammunition box. Ammunition. Kuha ng sukat di. Sa time lang. For record ano. Documentary purposes. Ito sa long range. Ito na ang kwan di. Ito na kadako sa itim niya. 6x12. Ikan dari. Ikan dari. No. Dosi ni sakto. Dosi good. Lawa man ni.